Morning mga kapatid. Isang masaganang araw na naman, isang masaganang biyaya na naman ang ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesus, ang ating Diyos, ang ating Ama. Salamat sa kabutihan niya sa atin na binubuhay pa niya tayo palagi at inililigtas niya tayo sa COVID-19 virus. At napatutunayan natin na tayo nga ang mga anak ng Diyos sapagkat nabibigyan tayo lagi ng pagnanasa ng Diyos at paggawa na magpakalinis, magpakabanal-banal. Sa panahon ngayon na uncertainties, nasa panahon na tayo ng uncertainties, walang kasiguraduhan ng lahat ng bagay. So para maging sigurado ka, pumunta ka dun sa sigurado. Ang Diyos lang ang sigurado. So ayan ang message sa atin ng Panginoon sa linggong ito na commit all into God's hands. Commit ourselves, our soul to God. Na may preserve niya ang ating spirito, kaluluwa at katawang banal sa pagbaba ng Panginoong Jesus. At ang kinakailangan gampanan natin, gawin natin yun. Ipagkatiwala natin lubos sa Diyos, ang lahat-lahat sa Kanya. Kasi nga, walang kasiguraduhan eh. Siya lang nakakasigurado. So kung nandun ka sa sigurado, sigurado ka na rin. Basahin natin yung 1 Peter 4:19 na sinasabi niya dito. Kaya't ipagkatiwala naman ang nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. So ipagkakatiwala natin ang ating kaluluwa sa Diyos sa paggawa ng mabuti na ibig sabihin na iaasa na natin sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin pero susundin natin lahat ng kalooban niya para na sa ganun mapangalagaan niya tayo kasi nananatili tayo sa Kanya. Nananatili tayo sa kabanalan niya. And if my words abide in you and you abide in me, you can ask anything na yun ang bibigay niya sa atin. Delight in the Lord and He will give the desires of our heart. Lagi niyang didinggin ang panalangin natin. Kasi lubos tayo nagtitiwala sa Diyos at napaka-importante na ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Sabi sa 2 Timothy 1:12 ang ganito. Dahil dito'y nagtiis din ako ng bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. So nakakasigurado tayo na ang Diyos natin, pangangalagaan tayo hanggang sa araw na yon. Hindi natin alam kung ano yung araw na yon na bababa na ang Panginoong Jesus, pero nakakatiyak tayo na pag-iingat ng tayo ng Diyos hanggang sa araw na yon. At lagi tayong magpe-pray at lagi tayong susunod sa Kanya na hingin natin sa Diyos na hindi tayo magagalaw ng masama, na hindi tayo mamamatay sa araw na yon. Lagi lang natin hingin sa Panginoon na maaaring ipagkaloob niya sa atin yun kasi lagi natin hinihingi. Ask and it shall be given. Sabi ng Panginoon, humingi tayo at bibigay sa atin yung hinihingi natin. Kaya lang, kinakailangan nga ipagkatiwala natin lubos sa Kanya ang lahat-lahat. Trust in the Lord with all of our heart and do not lean in our own understanding. Huwag tayong umasa sa karunungan natin. Sinasabi yun sa Isaiah na ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Kung gaano yung lawak ng pagitan ng langit at ng lupa ay napakahaba na iba. Your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts. Kaya pagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat. At dun sa mga kapighatian natin, sa mga pag-uusig sa atin, ikumit lang natin sa Diyos ang lahat-lahat at Siya ang bahala sa atin. 1 Peter 2:23. Na nang siya'y alipustain na hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata, hindi nagbala, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na matuwid. So ganun din tayo. Kung may umuusig man sa atin, may lumalapas tangan sa pagkatao natin, niyuyurakan ng tayo dahil tayo mga Kristiyano, huwag tayong gumanti ng masama sa masawa o ng alipusta sa pag-alipusta, kundi batahin natin, tiisin lang natin yon at ipagkatiwala natin sa Diyos na siya ang hahatol eh.
Siya ang maghihiganti sa lahat ng gagawa ng kasama sa atin. Hahatulan niya yung lahat ng gumawa ng kasama sa atin. Kasi ang hahatulan ng Diyos yung ginawa mo, hindi naman yung ginawa ng tao sa iyo. Kung may ginawang masama ang tao sa iyo, ano ginawa mo? Hahatulan yun ng Diyos eh. Eh ikaw, ano ginawa mo? Doon ka hahatulan. Halimbawa, yung paglilimos, pagbibigay ng limos, yung iba ayaw maglimos doon sa mga ano sasabihin. Eh ano yan eh? Sindikato yan eh. Wala tayong pakialam kung sindikato sila, sundin natin na sinabi ng Diyos. Ano, kahabagan natin ang dapat kahabaan, naaawa ka doon kahit ba member ng sindikato, di sila mananagot doon tayo. Ano yung ginawa mo? Pag may humihingi sa'yo, sabi, bigyan mo. So, nasa Word of God tayo, hindi sa katwiran ng kaisipan ng tao. Ganun lang. Kung mananatili tayo sa Word of God, hingin natin ng anumang bagay. Eh, it's better to give than to receive. Mas mabuti yung nagbibigay. Basta pag tumutulong ka, bahala sila kung niloloko ka sa pagtulong nila. Ang importante, tumulong ka. Importante, nahabag ka. Kahahabagan ka. Sabi ng Diyos, mapalad yung naaawa, kaaawaan siya. O di, pag naaawa tayo, huwag na natin questionin pa kung ano yung gagawin ng tao na yun. O saan niya dadalhin yung pera. Nahabag ka, naaawa, kakaawaan mo. Humihingi ng limos, limosan mo. Ganun ang pagsunod sa Word of God eh. Not leaning on our own understanding. Trusting in the Lord. Trust in the Word of God. Siya ang bahala. Siya ang gaganti sa atin ng kabutihan ginagawa natin. Sa mga huling panahon natin dito sa lupa, napaka-importante na lagi ang pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Na labanan natin ang lahat ng gawa ng laman. Magbata tayo. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon sa mga huling araw na to. Kung paano nagbata ang Panginoong Jesus sa mga huling araw niya bago siya ipako sa krus, nagbata siya sa laman at hindi siya nakasala ng ano man. Ganon din tayo. Nasa huling mga araw na rin tayo na magbata na rin tayo. Basahin natin yun, 1 Peter 1:4, 1 hanggang 2. Kung paano nga si Kristo yung nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng ganong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. Upang huwag na kayo mabuhay pa sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sa pagkasukat na nga ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil lumakad sa kasamaan sa paglalasing sa mga kalayawan, sa kayamuan, sa kasunsak ng pagsamba sa Diyos ay ikinahanga nila ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo pinagsasalitaan ng masama na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang huhukom sa lahat ng mga buhay at mga patay. So huhukuman ng Diyos ang lahat ng tao. So hahatulan ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Kaya ano yung ginawa natin? Ang ginawa natin, nagpasakop tayo sa Diyos, pinaubaya natin ang buhay natin sa Diyos, hinayaan natin ang Espiritu Santo ang gumawa sa atin. So hindi tayo mahahatulan ng Diyos kasi yung ginagawa natin, gawa ng Diyos. Hindi niya pwedeng hatulan ng kanyang sarili. Katulad ng Panginoong Jesus, ibinigay niya kanyang espiritu sa Ama nung nakapako siya sa krus. Luke 23:46. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig, nagsabi, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. So ang Panginoong Jesus na nga, inihabilin sa Ama ang kanyang espiritu. So ganun din tayo ngayon. Nasa panahon na tayo ng uncertainties. Kailangan ibigay natin sa Diyos ang espiritu at kaluluwa natin. Na siya na ang bahala sa atin sa mga huling araw na to. Tinam nyo, magbibigay ako ng isang sample sa inyo. Bakit may naroon na mamatay na ano, na mayayaman sa COVID-19 virus? Bali ba, ang gamot pa dun yung libre lang. Hindi kaya bilhin ng gamot eh. Alam nyo kung ano yung gamot. Kasi yung mga tinatamaan ng COVID-19 virus, pag lumalala na, hirap na silang huminga.
nauubusan ng hangin. Eh, mabibili mo ba yung hangin? Kahit ubod mo ng milyonaryo, trilyonaryo, anong hangin ang bibilin mo? Eh, libre nga yun eh. Hindi binibili yun, libre lang yun. Ang Diyos ang nagbibigay ng hangin eh. O, di ba? Pag inandisan ka na ng Diyos ng hangin, hindi ka na makakahinga, mamamatay ka na. Hindi naman mabibili, libre nga yun eh. Kaya sabi, everything that is great is free. The greatest things in earth is free. Sikat ng araw, libre rin yun. Yung hangin, libre. Yung ulan, libre. Kaya kahit siya masama, di ba nagpapaulan siya, nagpapasikat siya ng araw, nagbibigay siya ng hangin kahit siya masama. Talagang pinatutuyan na yan lang ng Diyos, ang kabaitan niya. Gumagawa pa rin siya ng kabutihan kahit sa mga masasama. Kaya lang, pagdating sa kaligtasan, kailangan yung masama magsisi. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, eh, naparito ko, hindi naman doon sa mabubuting ayaw magsisi. Naparito ko doon sa mga makasalanan magsisisi. Kaya napakahala. Lahat naman nagkasala eh. Hindi mo naman pwede sabihin hindi ka nagkasala. Eh hindi naman minamana yung kasalanan eh. Mali yung mga turo nila, may minanado kasalanan. Ang daming ipamamana ng magulang, kasalanan pa ipamamana. Hindi. Sabi dun sa 1914 eh. Ng Proverbs ba yun? 1914. Bahay at ang kayamanan minamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. So ang minamana sa mga magulang, yung DNA nila, tsaka yung kayamanan at tsaka yung bahay at lupa, ayan, pamamanan. Pero yung kasalanan, hindi. Hindi namamana yun. Sabi ng Bible, hindi namamana yun. Ezekiel 18:20. Kasi maraming mga nagtuturo ng Bible, mali. Sabi, meron daw tayong minanang kasalanan. Ang daming ipamamana sa iyo, kasalanan pa ipamamana. Hindi, bahay at kayamanan, ipamamana ng magulang. Ito sabi sa Exodus 18:20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak, hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid sa kanya at ang kasamaan ng masamay sa kanya. So walang makakaagaw nun. Yung katwiran ginanap natin sa ating sarili. Kahit siraan ka pa ng lahat ng mga tao, padumihin ka, ichismis ka, hindi mawawala yun kasi ang Diyos ang hahatol dun eh. Katwiran ng Diyos ba ginawa mo? Kaya kahit pasamain ka ng tao, okay lang yun. Hindi ka naman masama sa Diyos eh. Kaya nga dito, hindi pwedeng magmana ng kasalanan yung anak o ibigay ng anak ang kasalanan sa ama. Yung kasamaan mo, ikaw ang mananagot doon. Yung katwiran mo, kahatulan ka doon. Kasi ang assurance nasa kamay lang ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya nagpapahaba ng buhay, siya nagpapaiksi ng buhay. Kaya pwedeng pahabain ng Diyos ang buhay natin, katulad ni Hezekiah nga, na pinahaba ang buhay dahil na nagsisin, lubos sa mga kasalanan. Nagpakalinis, nagpakabanal. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Yung nagsisisi tayo, naglilinis ng kasalanan, nagpapakabanal-banal. Hindi na natin binabalikan yung dating pagkatao. Kasi kapag tayo mayroon tapat na puso at tunay at tapat na pagtitiwala sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos eh. Sabi sa Hebrews 10:22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating puso na winisika mula sa isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So nilinis tayo. Nilinis ang ating budi, nilinis ang ating espiritu, nilinis ang ating kaluluwa. Dinalisay ng tubig o ng salita ng Diyos. Nalinis tayo ng salita ng Diyos. Ipinanganak tayo ng incorruptible seed, salita ng Diyos. Na ating ingatang matibay ang pagkakakilala sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa tapat ang pangako. So matibay lang natin talagang panghawakan yung mga aral na naituro sa atin para hindi tayo pabayaan ng Diyos sa mga huling aral. Sa days of uncertainties. Sabi sa Revelation 3:10-11.
Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. So panghawakan natin daw matibay ang aral ng Panginoong Jesus. Kasi yun ang ano eh, yun ang kapahayagan ng Panginoong Jesus, yung aral niya, yung mga salita niya. Panghawakan nating matibay yun. Kasi ang salita ng Diyos ang nagliligtas. Eh. Yun ang makapagliligtas na ating kaluluwa. At sinasabi nga ng salita, dahil tinupad mo yung salita na aking pagtitiis, titiisin lang natin itong mga huling araw na to. Kasi paiiktiing na nga ang kasamaan ng Diablo. Eh. Kasi konting panahon na lang ang nalalabi sa Diablo. Eh. Alam na ng demonyo. Eh. Kaya nga sabi nga ni Janet, di ba? Na ano, maraming mga ano, suicidal na sa US ng kabataan. Kasi ang kabataan, mapupustok yan eh. Walang karunungan yan. Hindi naman natuturuan kasi yan ng tungkol sa kalooban ng Diyos. So hindi nila alam kung anong espiritu kumikilos sa kanila. Wala silang kaalaman. Kasi konting panahon na lang ang nalalabi kay Satanas. Basahin natin yan. Revelation 12:12. Kaya't magala kayo o mga langit at kayong nagsisistahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkakaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. So malapit na siyang ibagsak ni, ano, ni Michael dito sa earth. Pagdating ng tribulation period, ibabagsak siya dito para i-possess niya yung Antichrist. At talagang grabing galit ang dala nun ni Satanas kasi konti panahon na lang. Kaya ngayon, pinangungunan na niya yung masasamang espiritu niya. Mga espiritu ng pagpatay, espiritu na suicide, depression. Kaya mapalad tayo dahil may Diyos na nag-iingat sa atin. Kailangan lang, lubos mong ipagkatiwala sa Diyos. Kasi apart from God, you cannot do anything. Paghiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kasi mayroon pang isang malingal diyang aral. Eh. Sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang paggawa. Siya ang nagbibigay ng pagnanasa, siya rin ang nagbibigay ng paggawa. Siya rin ang gumagawa. Basahin natin ang Bible. Ha? Kasi yan, mga ano yan, eh, saling-saling aral na matatanda. Eh. Di ba? Sa matatanda nyo narinig yan. Eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali eh. Kontra sa Bible yun. Ito sinabi ng Bible. At Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. So Diyos din ang nagbibigay ng pagnanasa sa iyo. Diyos din ang gumagawa sa iyo. Wala tayong magagawa nga. Apart from God, you cannot do anything nga eh. Kasi ayun yung mga, ano eh, mga saling-saling mga kasabihan na matatanda. Kasi ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay. Yung lahat ng kalooban ng Diyos na gagawin natin, siya na yung gumagawa nun para sa atin. At binubuhat niya yung cross na yun. Kasi ang krus, yun yung mga kautusan ni Kristo, sabi sa Galatians 6:2 eh. Na magbuhatan tayo ng pasan, na buhatin natin ang krus, ang aral ni Kristo. Kaya nga, ang Diyos na gumawa ng lahat eh. Binubuhat niya yung krus natin araw-araw. Ang kailangan lang natin, ipagkatiwala natin lubos ang buhay sa Diyos para makagawa ng lubos ang Espiritu Santo, magawa niya ng lubusan yung pagliligtas sa atin. Sinabi nga sa Isaiah 26:12 ang ganito eh. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat namin gawa na para sa amin. So yung lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa atin sa simula pa lang para lakaran natin yung aral ni Kristo, utos ni Kristo, Diyos na rin ang gumagawa noon para sa atin yun. All expenses paid na nga eh, package deal na eh. Kaya nga niluwalhati na tayo, glorified na tayo eh. Kaya lang, kailangan matakot tayo sa Diyos. Siguraduhin natin sa sarili natin, huwag tayo maging reckless. Napaka-importante ng assurance that depending on God. 1 John 3:18-19. Dito'y nakikilala natin tayo sa katotohanan at para
papapanalagi natin ang ating puso sa harapan niya. So, cool and relax lang tayo sa harapan ng Diyos. Bigay lang natin ng lubusan ng pagtitiwala sa Diyos. Total dependence of God. Total consecration to God. Yun ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga mates. Commit our way to God. Psalm 37:5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanya itong papapangyarihin. So lahat ng gagawin natin, walang maliit o malang malaking bagay. Lahat ng bagay. Lahat ng gagawin natin, hingi natin sa panalangin. Pagkaloob natin sa Diyos, itagubili natin sa Kanya, ano man ang nananasa natin, ano man ang plano natin. At ito'y isasagawa niya, puproteksyonan niya ito, papapangyarihin niya yan, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng lubos na pagtitiwala sa Diyos. Total commitment to work. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng pagtitiwala. Para makagawa ang Diyos sa atin ng lubos, malubos yung kaligtasan natin. Kaya mga kapatid, diyan nagtatapos ang message ng Panginoon sa atin na total commitment to the Lord. Commit our spirit, soul, and our body to God na i-preserve tayong banal sa araw na yun. Kaya mga kapatid, pinagpapala ko kayo lahat, binabas-bas ko sa inyo ang masaganang pagpapala sa mga huling panahon ito na days of uncertainties, na maproteksyonan tayo ng lubos sa lahat ng bagay at mabigyan niya lahat tayo lagi ng kapayapaan at katiwasayan ng puso at kag-iisip na hingi natin sa pamamagitan ng panalangin. Ipakilala natin sa Diyos ang lahat ng aming ting mga dalangin na may daingat pa sa salamat na ipagkaloob natin sa Kanya ang lahat. Kaya ibinabaspas ko sa inyo masaganang pagpapalang spiritual, physical, at material. Sumayin niyo lahat na masaganang pagpapala. I bless you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen.